ni ganun din ng ano ang nakikita ko yung pagpaparty naman ng Amerikano ni Mikey Williams eh parang ano lang yon. Invite siguro kaibigan nga, nasabi mo na. Ngayon, ang tanong, kung sakali man mauwi si paring Mikey sa San Miguel, Beerman, eh pangarap din ang lahat ng players yan, local, hindi lang import, locals, yung mga rookie, lahat ng magpapadraft, college players na mapunta sa San Miguel. Bakit kamo? Kasi destination yan eh, ng mga player. Matibay na kumpanya, napakatibay, isa sa pinakamatibay, yan, yung mga team ng MVP group, PLDT, matibay yan. Kaya hindi mo rin maiwasan na kung yung mga katalakas natin mag-isip baka sa Beerman pupunta. Pero yan, merong mga may mga kailangan mong mangyari para ka matuloy dyan. Siyempre, kailangan magkaroon ka ng release. Kailangan you have to secure your release from your mother ball club. Hindi yan para kamong dire-diretso, ayoko na sa'yo, punta ako doon. No, meron yung release. Kahit sabihin mo na ayaw maglaro ni Mikey, hindi siya basa-basa pwedeng dumiretso. Kailangan it has to be approved by your mother club at the same time by the commissioner's office. May proseso po yan. Tapos, ang brief background lang po sa ating mga katalakers, ang PBA po, ang professional sports po, eh ano po yan? Eh, it's a business. Hindi po ito collegiate na kanyong nandun ng loyalty. Marami na po bumabandera po dyan yung mga malalaking korporasyon, malalaking mga business firms na talagang, ang lalaki po, na talagang it's really a business. Ngayon po, syempre, if it's a business, it's a matter of yes and no lang. Yan, a matter of yes. Wala po nagdidribulan dyan. O bakit po? Ito, iahalin tulad ko po ito rin sa nangyari ng mga dalawang player na nasa gilas, na inopera na nung Asian Games na humingi sila ng malaki. Ganon din po itong sitwasyon ni Mikey Williams. Bakit hindi magkasara? Nagkasara noon, hindi na naman nagkasara, para man dalawang beses sila nagkaroon ng stand-off kasi parang hindi humihingi ata siya ng increase. Sinabi, langit at lupa ang hinihingi. Eh, yes and no lang naman po yun. Kasi kung i-o-offer ba, bakit hindi? Kasi, ayun nga, nabanggit mo pare na maraming nag-o-offers dahil bakit hindi mo o-offeran? 2 finals MVP. Eh kung yung iba nga dyan, wala pa napapatunayan, grabe offer eh. Eh ito pa, subok na, matatag pa. Kaya lahat talaga, hinahabol tong tao. Kaya ang dito sa atin, dito sa sitwasyon ni Mikey, talagang hindi malayong maabot sa ganun. Kasi it's a matter of yes and no lang naman yan. Tanong ba kung i-release ba kung sakasakali. Tsaka meron akong nabasa na yung kay Mikey talagang nag-i-enjoy pa siya sa bakasyon niya. So, sa aking palagay naman, asang-asa talaga yung talk and text na babalik pa siya because of sa kontrata, wala. Parang lumabo na ata. They just have to move on kung ano man ang, di ba, siyempre, pag ang isang bagay, wala talaga. Di ba? Next man up. Next guy up. O katulad doon, nung hindi nilang makuha yung dalawang player, sa Asian Games, anong ginawa ni na commission team manager Alchua? Kumuha na sila ng mga ibang player na papalit. Nagpalit na rin si Coach Tim Cohn kung sinong pwede ilagay. Ganun lang din po ang mangyayari dyan. Kasi at the end of the day, you have to move on eh. There is no greater than a team eh. Mag-isa ka lang. You're just a number. Nag-iisa lang naman siya. So, mas hindi niya naman mababalikat yun. Yung buong team sa championship, kailangan pa rin ng tulong sa iba. Kaya ganun ang magiging priority ng talk and text na to look forward to do sa situation, look for another team, another replacement. Yun lang, nanghihinayang sila na parang bang, sabi nga nila, nandun na sa poder nila pero hindi nila makuha yung loyalty. Wala po talagang loyalty dito pagdating sa pro. Ayun nga, nabanggit mo pare.
pagyamba na balda, hindi I'm na, hindi naman ako kumakapi kay Mikey, sino magpapagamot sa iyo? Wala, wala. Tapos lang career mo kasi diyan it's just about can you play or you cannot play. Oo. Kaya yung, mo yan. Kaya kami profession, kaya kami ni Pare J, ang tagal namin dito sa mundo ng profession, PBA kasi contractual kami. Buti nakasurvive kami ng more than 10, 15 years na patatlo-tatlo, limang taon, tatlo-tatlo, which is napakahirap. Yung feeling ng anxiety mo, kung i-renew ba ako, na i-renew ka, hindi kayo magkasunduro sa amount, bakit naman ganun yung increase. Ang dami po, bibigyan ka ng hyper-acidity, aabot yung ako for hyper-acidity, inaabot ko dyan. Oo, itong kay Mikey, talaga, pare, talaga sinasagad niya lang din talaga kung anong pwede niyang pigain doon sa team niya. Eh, alam niya namang mayaman din, katulad ng San Miguel din yan. Eh, talaga minamaximize niya kung ano yung pwedeng hingin niya, kunin niya, di ba? Yun lang, pare. Yes, pare. Pare, ito, may nag-comment nga sa atin, si Christian Clemente, 2.4 million daw per month. Oh, ang gusto ni Mikey. 2.4. Eh, oo, hindi. Oo, hindi. Pare, oo, baka nga, na, nga, pare. Eh. Pare, baka naman narinig niya yung si Jordan Clarkson na bayaran na malaki. Kaya, di ba? Hihingi, pwede, rin. Pwede rin. Oh, pare. Siyempre, alam mo na, ano yan, mentality ng Amerikano, malaki ang presyo, ang malaki ang ano yun eh. Ang presyo.